So, hi guys. After this video, ang pag-uusapan natin. So, kita naman dyan sa baba, sa title natin. So, putang inang coach, 40 watch hour. Diba? So, alam ko sa mga nanonood sa video na to, alam ko kung gaano din kayo nahihirapan na kuhanin yung 4K watch hour. So, sa akin, to be honest, yung YouTube channel ko hindi pa rin ako monetize. Ang kulang sa akin yung ano nga, yun yung topic natin yun, which is 4K watch hour. Pero, ba't ko ginawa tong video na to, hindi pa naman ako monetize. Kasi, may mga strategy akong ginawa na at least di pa ako monetize, pero malapit na ako monetize. Hindi ko lang sasabihin kung ilang oras na yung ano nasa sa akin, or ilan na lang oras yung kulang para sa akin bago ako ma-monetize, para secret ano na. So sa video na to, i-breakdown natin kung ano-ano nga bang paraan na pwede natin gawin para makuha natin yung 4K watch hour, which is itong mga to is nakuha kami sa ibang mga YouTuber na mga na monetize na. So itong mga to is ano lang, parang summary na lang. Summary na siya, kung ano yung magaganda talaga, yung mga hindi masyadong maganda, hindi masyadong applicable sa atin. So di ko na kinuha. So yun yung pag-uusapan natin kay ngayon, kasi nga kahit ako gusto ko na umiyak kung paano nga ba makuha yung 4K watch hour, kasi nga medyo matagal na din ako sa ano, sa YouTube, pero konti na lang. So yun, so watch nyo itong video na to ng soli para at least may makuha kayong idea kung paano nga ba, or ano nga ba yung strategy yung pwede natin gawin para makuha natin yung 4K watch hour, which is isang requirements nga ni YouTube. Gusto ko lang din i-share na itong mga strategy na to, mula nung ginamit ko sila, nag-improve talaga yung watch hour ko. I think 2 months, sobrang laki ng, I think mga 50% yung tinubo ng watch hour ko mula nang gamitin ko itong mga strategy ito. So I hope for sure na makakatutulong din to sa inyong YouTube channel nyo nga. So let's start. So yun, let's start. So ano-ano nga bang strategy yung pwede natin gawin para makuha natin yung 4K watch hour, which is 240,000 minutes watch sa YouTube channel. So may mga sinulat akong konting strategy dito. Itong mga strategy dito is galing lang din naman siya sa ibang mga YouTuber, which is yung mga na-monetize na. Kung ano-ano nga bang strategy yung in-apply nila sa channel nila para makuha yung 4K watch hour, which is yung mahirap na requirements ni YouTube. Ano-ano nga bang paraan yung ginawa nila, yun nga, para mas mabilis na makuha yung 4K watch hour. So ang ginawa ko, nag-summarize ako ng mga strategy yung alam kong may ano talaga, may malaki impact talaga sa 4K watch hour natin. So yung mga sabihin na natin di naman masyadong alam mo na, wala akong masyadong makita ang tulong doon, so di ko na sinama. So I think 8 lahat, so wala nang patumpik-tumpik pa. So let's start. So number one para sa akin is very obvious, Facebook. For sure, marami na namang nakakaalam nito. For sure, maraming YouTuber na din ang nagpo-post ng link nila sa Facebook. Pero ito is para to sa mga bago. Kasi baka isipin ng mga bagong YouTuber na once mag-post sila ng yun nga, YouTube videos link nila sa Facebook, baka isipin nilang hindi yun mag-a-add sa
YouTube channel watch hour nga. So tungkol sa bagay na yun, huwag kayong mag-alala kasi yung views na makukuha natin sa Facebook is added yun sa YouTube watch hour natin. So good yun para sa channel natin. So ano yung pinakamagandang way para tayo, para makagain tayo ng maraming views sa Facebook? So itong idea na to is para na sa akin, para lang sa akin. Hindi ko sure kung ano yung magiging feedback ng iba, pero mas kung may suggestions kayo, mas may kung i-post niyo na sa baba. So ito yung para sa akin. So yun nga, pwede tayong mag-post sa timeline natin, which is yun nga sa newsfeed natin. Pero para sa akin, mas maganda kung sa Facebook group tayo ma-post. Bakit? Kasi pag sa newsfeed kasi tayo mag-post, example lang, may 5,000 friends tayo sa Facebook. So example ako, mag-post ako ngayon, mag-post ako ngayon ng isang video nga, YouTube channel video link ko sa Facebook. So yun nga, kasi meron akong 5,000 friends. So maya maya, for sure sa 5,000 na yun, may mga magpo-post ng bagong update sa yun nga sa account nila sa Facebook. So ang mangyayari doon, yung pinost ng video, di yun makikita ng 5,000 friends ko. Bakit? Kasi nga ang nangyayari, nasasapawan yun. So mas maigi sa Facebook group ka mag-post. Kasi nga, example, yung Facebook group na yun is may ibang Facebook group kasi na umaabot ng hanggang 200,000 members. So diba, mas maraming tao yung makakakita ng video mo kumpara sa newsfeed mo, sa timeline mo. Pero kung sa timeline, pwede din naman siya na may isang way naman din na pwedeng may pwede ka makakakot ng maraming views kung papayag yung mga friends mo. Ang gawin mo, tanungin mo sila kung pwede o ba silang itag sa video mo. So yun, kung papayag sila, mas maganda. Pero kung hindi, wala kang magagawa doon. Pero yun nga, mas maigi kung sa Facebook group ka na lang mag-post. Mas maganda nga kung marami kang Facebook group. So sa akin nga, ang ginawa ko, maraming group akong, nag-join ako ng maraming group pala. Pero ito, may isang bagay lang ako na gusto iwasan. Gusto ko na iwasan nyo. So iwasan nyo mag-post ng video, videos, una. Iwasan yung mag-post ng video na madalas. Yung halos araw-araw na kayong magpo-post, or sa isang araw marami kayong pinupost na video sa group nyo. Yun nga, marami kayong video na pinupost yun nga sa Facebook group nyo. Kasi ang Facebook ngayon napakahigpit na. Baka ma-experience nyo din yung na-experience ko, na yung account ko, ang nangyayari, di ako makapag-post. Parang na-temporary block siya. So, kasi nga, kasi daw may nalabag akong guidelines ni Facebook. Kasi, ang sa kanila kasi, pag once nag-post ka, palagi ng link, parang nag-automatic siya, na akala nila scam yun, mga ganun. So, iwasan nyo yun. Tsaka, iwasan nyo mag-post sa buy and sell group. Bakit? Kasi nga, mas madali ka nilang i-report doon, kasi yung group na yun is mainly for ano lang, buy and sell. So kung yun nga, mag-post ka doon ng video na hindi naman related sa buy and sell, so possible baka i-report ka nila. So yun. Wag kang mag-post ng basta-basta lang sa Facebook groups mo, kasi nga dapat pinag-iisipan mo din siya. Parang strategy nga din. Yeah, strategy nga lang din siya. So yun. Yun yung number one para sa akin, Facebook. So, ano pa ba? So yun, number one. So, number two tayo. Number two, post trending video. So,
dito, maraming masasagasaan dito. Para sa akin, di ko sure kung naisip din to ng iba. Yung mga matagal na sa YouTube, yung mga na-monetize na. Iwasan na, di ko naman sinasabing iwasan. Pwede naman tayong mag-post. Pero iwasan muna natin mag-post ng mga videos na related siya sa sarili natin. Bakit? Bakit ko sabi yun eh? YouTube channel natin yun. Pwede tayong mag-post. Mas maganda siguro kung mag-post tayo ng yun nga, para sa tungkol sa buhay natin, mga ganun-ganun. Yun nga. So, yan. Iwasan muna natin yan. Yun nga. Bakit? Kasi, as bagong YouTuber, di pa kasi talaga tayo kilala. Di pa tayo kilala sa madaling salita. So, meaning, ako, example ako, may makita akong bagong post sa Facebook. Di naman siya sikat, so di naman siya kilala, di siya kilala. Noon, pero yun nga. So, ba't ko pag-access sa app? Di naman siya sikat. So, di ba? Napaka-common lang niya. So, ang gawin nyo, yan nga. So, post muna kayo ng mga bagay na trending. Example ngayon, COVID-19 issue. So, gumawa kayo ng mga video clip na regarding sa, yan nga, sa COVID-19. Gumawa kayo. Pwede kang gumawa ng reaction video, gumawa ng mga update video, kung ano nang nangyayari sa issue na yan. Kasi ang tao, mahilig yan sa update. Kung ano nang update dito, ano nang update dyan, ano nang nangyayari. Yun nga. Example, pag mag-YouTube ang tao, yun yung talagang unang tatatak sa isip nila na yun yung unang search nila. So, kung gumawa ka ng video na yun, so, mas malaking posibilidad na may makaview sa, or mas malaki yung possibility na i-view nila yung video na ginawa mo. Kasi trending siya. Parang, yun nga, trending yung video. So, number three is, I think, related lang din naman siya sa number two, which is searchable content. So, searchable content, yun nga, trending. Pero, ang kaibahan lang sa searchable content is, pwede tayong, alam mo yung tutorial, how to create YouTube channel, how to withdraw sahod sa YouTube, how to apply Google AdSense, how to cook, how to drive, how to mga tutorial na video. So, for sure, malaki yung possibility na i-view nila yung or may maka-view sa video mo pag mga ganung bagay ang ginawa mo. So, yun yung number 3 para sa akin. So, number 4, thumbnail. So, bakit ko naisip na thumbnail? Kasi nga, yung thumbnail is, although isang ano lang siya, isang picture lang siya, pero parang kinakain niya yung whole video na ginawa mo. Bakit? Kasi nga, siya yung front line mo eh. Siya yung lalabas sa, yun nga, sa, ano bang tawag doon? Sa search, basta doon. Yun yung unang makikita ng mga viewers. So, kung maganda yung pag-edit mo sa thumbnail mo, na kung attractive siya, parang same lang siya sa ano, sa example, may sa product, yung sa mga produkto. Pag maganda yung packaging mo, may intriga yung mga tao. Diba? So, pag maganda yung thumbnail mo, posible na makahakot ka ng viewers. So, yun yung number 4 para sa akin. So, number 7, yung 5 at 6 pala is, di ko na siya sinali kasi same lang siya sa ano, sa Facebook, Twitter, at saka Instagram. Tsaka wala akong Twitter, tsaka Instagram. So, diretso, ano na lang tayo, 7. So, magiging number 5 natin siya. So, yung number 5 natin is,
para to siya sa ano, sa mga pagwang YouTuber lang din. Upload ng upload ka lang ng upload. Kasi nga dito sa YouTube kasi yun nga, pagbaguhan ka pa, syempre wala masyadong example yung videos mo pa nga is puro lang related sa sarili mo, hindi yung mga trending video, hindi yung mga video na kasalukuyan, yung basta yung kung ano yung trending, hindi talaga yung papanoorin ng ano ng ibang tao. Kasi nga bakit nila pag-aaksaya ng oras na panoorin yung video mo, eh di ka naman kilala. So yun, so dito kasi sa YouTube, pag mahina talaga yung ano mo, kung wala kang patience, hindi mo kaya kontrolin yung isip mo, kung malalik kang sumuko, ganun, hindi ka talaga magtatagal sa YouTube. Kasi nga yun nga, pag bago kang YouTuber ka, wala pa talaga manunod sa'yo. So ang gawin mo is mag-upload ka lang talaga ng ma-upload, saka pag-isipan ng mag-iigi kung ano yung mga videos na i-upload mo. Kasi yun nga, para siyang YouTube kasi is para siyang negosyo. So dapat matuto kang yung mga marketing strategy, ano yung mga pwede mong gawin sa channel mo para makahagilap siya ng mga viewers. So para sa mga baguhang YouTuber, so upload lang kayo ng upload, kagaya ko. So kasi wala naman talaga tayong magagawa eh. As YouTuber, yun lang din naman talaga yung magagawa natin, mag-upload lang tayo ng upload. Ang importante, yun nga, pinapagpatuloy natin kahit wala pa tayong ganun karaming viewers. Pero balang araw darating yun yan. So huwag tayong madaling sumuko, especially dun nga sa mga baguhang YouTuber. So number 6 is unique video. So itong unique video, for sure yung unique video ko iba sa unique video nyo, for sure. So dito sa unique video, ang idea ko lang dito is, example, mag-isip kayo ng ano, content title, tsaka i-search niyo sa yun nga sa YouTube. Tapos pag wala pang nag-pop up doon sa content title na search niyo, yun yung gawin niyo. So obvious, kung yun nga, pag wala pang nakagawa ng video na yun, so yun yung gawin mo. So yun yung number 6. Okay, number 6. So number 7, ito. Ito yung sa tingin ko, pag na-timing mo siya, napakalaking possibility na kahit isang buwan lang ma-hit mo na yung 4K watch hour pag na-timing mo talaga siya. Ito yung lyric video. Especially, example, gagawin ko yung sample yung kay Justin Bieber na Yummy. Yung Yummy Justin Bieber, di ba nag ano talaga yun, nag-trending. kung isi-search nyo, pwede nyo i-search. May mga lyric video doon na I think 4 months pa siya, pero umabot na ng 20 million views. Tapos yung video na yun is 4, so kayo lang mag-multiply ng 20 million times 4. So doon pa lang sa isang video na yun, so kuha niya na, yung 4,000 watch hour. So dito, pag na-timing mo talaga sa example, pag yun nga, may bagong kantang ginawa yung isang sikat, napakasikat na artist o singer, kagaya ni Justin Bieber, yung kagaya nila Billie Eilish, mga ganda. Tsaka sa ano din natin, sa mga local, kagaya ng mga love songs, ganun. May mga ano naman din sa atin, malalaki. Pero di talaga kagaya ng mga international nga, na pag na-timing mo siya nung pag kahit nga ano ka lang, naging part ka lang ng top 5, yung unang 5 channel na nakagawa ng lyric video sa kanta na yun, kaya mong kumuha ng kahit 10 million views. Yun talaga, yun, totoo talaga yun. Kahit search nyo pa yung mga kanta ni Justin Bieber, Billie Eilish, yun, search nyo pa yun.
So, yun yung para sa akin is number six ba yun? So, hindi pa. Number seven pala yun. So, number eight. So, last. Last. So, ang last para sa akin is compilation video. So, very obvious lang din siya. Kagaya nila na pwede natin gawa ng compilation video. Yung mga sikat, kagaya nila Leng, yung mas masasabi mong sikat talaga sa season na to. Parang sikat sa itong buwan, ganun. Pwede kang gumawa ng compilation video ni Leng or pwede kang gumawa ng compilation kahit mag-download ka lang ng picture ng isang sikat na artista gaya nila Daniel Padilla, Enrique Hill, Isa Soberano, mga ganun. Pwede kang gumawa ng mga yun nga, compilation video. Pwede rin yung mga panay Pinoy compilation video, mga ganun. Basta kahit anong compilation video, pag na-timing mo talaga siya na ikaw pa yung una nakagawa ng compilation video na yun, for sure hahakot ka ng maraming viewers. So para sa akin, ito yung top 8 na strategy na pwede natin gawin upang mapabilis ang pagawa natin ng 4K watch hour. So sa mga nanood ng solid, I hope na may nakuha kayong, alam mo na, mga accounting tips na galing sa akin. I hope na na-appreciate nyo yung video ginawa ko. And sana ma-apply nyo din yung iba, kahit yung iba na lang sa channel nyo, para at least malaman nyo kung ano talaga yung magiging impact sa channel nyo pag in-apply nyo itong mga strategy nito. So, I hope na yung mga hindi pa na-monetize, kagaya ko, ma-monetize na tayong lahat. So, thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe and click the notification bell na rin para update kayo sa lahat ng video i-upload ko. So, peace. I love you.